Hi guys, this is Era, and in today's video, gagawa tayo ng super easy and super sarap na chocolate banana bread. So last year, gumawa ako ng banana bread. Lilink ko siya somewhere if you wanna watch that. But this time, it's gonna be different. It's gonna be chocolate. It's still easy, still yummy, and wala lang. Naisipan ko lang today gumawa rin ito. And yun, share ko na rin sa inyo. Okay, let's begin! Gagamit ako dito ng 500 grams ng overripe lakatan bananas. Mas masarap gamitin pag overripe na, mas magiging moist at malasa ang ating gagawing banana cake. Gagamit ako dito ng tenedor para mamash natin ang ating mga saging. So sobrang dali lang nitong gawin, kahit wala kayong mixer or oven sa bahay magagawa nyo to. After mamash ng ating bananas, ilagay na natin ang ating sugar. Gagamit ako dito ng 3/4 cup ng brown sugar and 3/4 cup ng white sugar. Pinagmix ko nga pala sila para mas maging moist and sweet. Mix lang natin and then add in 2 large eggs. Half a cup of vegetable oil. Half a cup of evaporated milk. Pwede din kayong gumamit ng fresh milk. And 2 teaspoons ng vanilla extract. Mix all our wet ingredients. And then after that, get our dry ingredients. Gagamit ako dito ng strainer. Sisif lang natin yung ating 2 cups ng all-purpose flour. Half cup of cocoa powder. Gamit ko dito ay Dutch. And then 1.5 teaspoon ng baking powder. 1 teaspoon ng baking soda. And 1/2 teaspoon ng salt. Mix it all together hanggang sa maging well combined na sila. Make sure pati yung ilalim mula ng dry ingredients ah. Then after that, add in your semi-sweet chocolate chips. Gagamit ako dito ng rectangular foil containers. So, just the screen yung size niya. By the way, nung binili ko to, may lid na siyang kasama. Ililink ko rin sa description yung Shopee and Lazada link niya if wala kayong mahanap sa inyo sa grocery store. And then, brushan lang natin siya ng oil. By the way, ang dami kong nilagay. 3 lang pala yung magagawa dito. So, huwag yan lang pansinin. After that, pour the batter in sa ating container. So, gumamit ako ng 1/2 cup sa pag-pour natin dito. In total, nakatatlo ako dito. So, that's 1.5 cup per container. In total, 3 container yung nalagyan natin. And then, lagyan na natin siya ng chocolate chips for the toppings. Gagamit ulit ako dito ng Nestle Tall House Semi-Sweet Morsel. By the way, yun sa paglagay nyo ng toppings, nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo mas marami, mas maganda. But make sure na hindi sobrang dami tulad ng ginawa ko. Kasi may tendency kasing hindi siya mag-rise pag sobrang dami or lumubog. In this video, lulutuin or ibibake natin siya ng 2 beses. Isa sa oven and then the other one naman ay dry steam. Behind the scene, nag-preheat na ako ng oven 180 degrees Celsius for 10 minutes. And then lagay natin yung 2 dito. After that, ibake natin siya for about 40 minutes. For our improvised oven, ganun din, nag-preheat ako dito, low to medium heat, ng 10 minutes bago siya ilagay. Sa loob, meron akong stand para hindi masyadong direct yung heat, and then nilagay na natin, pakloban na natin, bake natin siya for 40 minutes, low to medium heat. And here's our chocolate banana bread ready to be served. See, this is why I like this container. Pwede mo na siyang lagyan ng lid, and then i-close, tapos lagyan nyo na lang ng sticker sa ibabaw, and then i-benda na. Okay,
Okay, so nandito na tayo sa costing part ng video. Paalala lang, yung costing ko na nababase po ito sa time, date, and location ng mga pinagbilhan ko. Maaring maiba ito sa'yo. This is just an example. In total, 3 chocolate banana cake yung nagawa natin. Yung costing ko dito is gonna be for trial version lang. Total ingredients natin ay 139.98 pesos. Other expenses natin ay 37.50. Again, trial lang to, so hindi ko na sinama dito yung labor cost. In total, yung puhunan natin ay 177.48 pesos. So puhunan natin each banana cake ay 59.61 pesos lang. O, diba? Sobrang mura lang niya. Anyway, so ito, pwede mo siyang ibenta ng 120, 250 pesos. Pero sabihin na natin, tutusin natin siya ng 120 pesos. Yung kita natin dito, pag nabenta nyo yung tatlo, ay 360 pesos. And then, yung tubo nyo naman ay 182.52 pesos. And kung dadamihan nyo, for sure, mas malaki yung kikitain nyo dito sa chocolate banana cake. So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching this. And nalimutan ko na yung outro ko. Alam niyo na yun. God bless everyone. Bye! Go, mag-bake ka na.